Naniniwala ang Health Professionals Alliance Against COVID-19 o HPAC na handa na ang pamahalaan sa vaccine rollout sa Pilipinas. Ngunit ayon kay Dr. Maricar Limpin na miyembro din ng HPAC, dapat ay magkaroon ng mahigpit na monitoring ang pamahalaan sa vaccinees. Mahalagaan niyang matiyak na magkaroon ng pananagutan ang mga donor ng COVID-19 vaccines sakaling magkaroon ng side effects ang mga naturukan ng ibinigay na bakuna. It's not just a matter of vaccine, of giving out the vaccines, no? Kasi after mabigay yung vaccines na yan, kailangan may programa pa yan. So magkakaroon pa tayo ng active surveillance. So if we leave it just to these private entities, paano na yung active monitoring natin? Hindi na natin malalaman yan. And then again, the accountability. Who will be accountable? So pag binili ito ng mga private entities na ito, they should be held accountable kasi sila yung nagbili, no? Gaya na lamang anya ng mga paparating na 600,000 doses ng CoronaVac na gawa ng Sinovac ng bansang China. Ibinibigay ito para ang gobyerno ang makabili ng vaccine. Hindi ito binibigay para bilhin ng mga private entities. I would like to say this is my individual position. Pag binili ng gobyerno, then it is government who should be accountable. But pag binili ito ng private entities, it should be the private entities who should be accountable. Kasi sila yung nagpupumilit ng bibili nila eh. Ipinaalala din ng HPAC sa pamahalaan na bahagi ng proseso sa pag-aproba ng COVID-19 vaccine sa bansa, ang evaluation ng Health Technology Assessment Council o HTAC sa mga bakuna. Nakasaad sa umiiral na batas sa bansa na kailangan ng rekomendasyon ng HTAC bago bilhin o gamitin ang isang bakuna pagkatapos na mabigyan ito ng EUA ng FDA. Kasamaan niya sa assessment ng HTAC ang bisa, epekto, social impact at maging sa equity o pagkakapantay-pantay ng distribusyon ng bakuna sa mga lugar sa bansa. This is of course regardless whether the government will be the ones purchasing it or whether the vaccines will be donated. Sana dumaan pa rin doon sa HTAC review ang Sinovac vaccine just like yung ibang mga vaccines, no, like Pfizer, yung AstraZeneca, no. Samantala, batid din ng HPAC na paparating na ang donasyon ng mga CoronaVac sa Pilipinas. Ngunit wala anya silang impormasyon kung ito ang ibabakuna sa medical frontliners. Wala yata sa plano ng government na yung Sinovac na vaccine na ito ay ibibigay sa healthcare workers, no? I don't think so because alam ko na sa programa ng vaccination program ng gobyerno natin, ang unang-unang mapupunta sa mga healthcare workers yata ay yung Pfizer, no, na vaccines. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.